Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, 6 puntos na lang ang lamang naakita sa Kanagawa. Nagawa ni Masashi na masupalpal si Akagi sa ginawa nitong slam dunk na talaga namang ikinagulat ng mga manlalaro ng Kanagawa at mga manonood. At dito na natatapos ang Chapter 61 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng slam dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 62 ng Winter Tournament. Nagawa ngang supalpalin ni Masashi si Akagi, kay kinagulat talaga ng buong manonood, kahit pa ang ibang manlalaro ng Kanagawa. Ano? Nagawa niyang talunin si Akagi sa itaas? Yan ang gulat na sabi ni Fukuda. Hindi ito maaari. Si Akagi ay natalo ni Masashi sa ere. Patay na, baka panghinaan ng loob si Akagi nito. Yan naman ang gulat na sabi ni Hanagata. Naku pre, siguradong patay na tayo nito. Hindi nagawang makascore ni Akagi sa depensa ni Masashi. Mahihirapan tayo nito dahil si Akagi lang naman ang inaasahan natin na kayang makasabay kay Masashi. Patay na tayo nito ngayon at kapag nagpatuloy ang ganito, siguradong malalagdag na talaga tayo. Yan naman ang kabadong sabi ni Kyoba. Sa kabilang banda naman, ang bolang sinupalpal ni Masashi kay Akagi ay aksidenteng tumilapon papunta sa pwesto ni Sakuragi. Kaya naman, agad niyang kinuha ito. Mga kasama, bawi tayo dali! At ikaw Akagi, huwag kang panghihinaan ng loob! Dahil normal lang naman ang masupalpal sa isang basketball! Tandaan mo, basketball ito! Hindi ito matatawag na basketball kung walang makakagawa ng supalpal sa mga manlalaro! Kaya naman, hindi ka dapat mawala ng pag-asa! At lagi mong itatak sa isip mo na magagawa mo ding talunin ang bakulong na yan. Yan ang sigaw ni Sakuragi na ikinamangha talaga ni Aya ko ng sobra. Nice one, Sakuragi! Nakakabangha ang mga binitawan mong salita. At tama yan, bigyan mo ng lakas ng loob ang mga kasamahan mo. Sige ka nagawa, bawi na tayo. At siguraduhin natin na sa pagkakataon na ito, tayo na ang makakapuntos. Yan ang sigaw ni Aya ko. Sa kabilang banda naman, biglang tumakbo si Rukawa sa gilid ni Sakuragi. Sakuragi, ipasa mo dali! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang si Sakuragi naman ay hindi na nagdalawang isip pa at agad niyang ipinasa ang bola papunta sa pwesto ni Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, mabilis niya naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. Akita, bilisan niyo! Pigilan niyo si Rukawa sa binabalak niya! At huwag niyo siyang hayaan na makapuntos! Yan ang sigaw ni Coach Tomoto. Habang si Rukawa naman ay nakalapit na sa kanilang basket, nang bigla itong tumalon at akmang gagawa ng isang layup. Subalit, bigla naman siyang sinabayan ni Masashi. Huli ka Rukawa! Katulad ka din ng captain mong si Akagi! Napakadaling niyong basahin! Mga maihinang nila lang! Yan ang sigaw ni Masashi habang sinasabayan si Rukawa. Mahinang nila lang pala ah! Pwes, tignan natin ngayon kung sino nga ba ang mahina sa ating dalawa! Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay lipat ng bola papunta sa kaliwang kamay niya. At nang nasa kaliwang kamay niya na ang bola, agad niya naman itong ibinato papunta sa kanilang basket. At pumasok nga ang bola, nang biglang pumito ang referee. Foul! Counted! One free throw! Yan ang sigaw ng referee, na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Kanagawa. Ayos! Ang usay ng ginawa mong galaw, Rukawa! Ngayon, binawian mo na ang unggoy na bakulaw na yan! Tapos na counted foul mo pa! Napakaangas mo talaga, Rukawa! Pati na din ikaw, Sakuragi! Buti naman na ikipagtulungan ka na sa kanila! Sana ipagpatuloy mo lang ang ganyang laro mo! Huwag ka na maging puraot mo sa bola! Okay lang maging puraot ka sa aming mga tropa mo! Huwag lang sa larong basketball! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, itinira na ni Rukawa ang kanyang free throw at pumasok ito sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila sa tatlo ang kalamangan ng Akita sa kanila. 24-21, pabor sa Akita. Nang biglang nilapitan ni Rukawa si Masashi. Hoy Gunggong, ano ka ngayon? Akala ko ba isa kang leon?
Bakit parang bigla ka naging mabait na pusa? At sigurado ka bang kami ang uuwing luwaan sa laban na ito? Huwag ka muna magsalita nang hindi pa tapos. Dahil hanggat may oras pang natitira, maaari pang magbago ang takbo ng laban. Yan ang sabi ni Rukawa, na ikinainis talaga ng sobra ni Masashi. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Fukatsu ang bola. Nang biglang sumigaw si Masashi, "Fukatsu, ipasa mo muna sa akin ang bola, dali!" Yan ang sigaw ni Masashi, na naging dahilan para agad na ipasa ni Fukatsu ang bola sa kanya. At nang hawak na ni Masashi ang bola, mabilis din naman itong binantayan ng mahigpit ni Akagi. "Ang yayabang niyo mga manlalaro ng Kanagawa! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang hanap ninyo. Papakainin ko kayo ng alikabok." Yan ang sabi ni Masashi sa kanyang sarili. Nang bigla itong umatake sa kaliwa ni Akagi, sabay ikot pa kanan, sabay crossover pa kaliwa, na naging dahilan para malito na ng tuluyan si Akagi sa opensang ginawa ni Masashi. At nang nakalusot na si Masashi kay Akagi, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subali, sa pagkakataon na ito, hindi inaasahan ni Masashi ang biglang pagsulpot ni Sakuragi sa kanyang likuran. "Huli ka pa kulaw na pangit! Akala mo ba makakapuntos ka ng ganong kadali sa amin? Pwes, diyan ka nagkakamali!" Yan ang sigaw ni Sakuragi, sabay supalpal ng napakalakas sa bolang hawak ni Masashi. May kinagulat talaga ng gusto ni Masashi. Ano? Paano siya nakapunta agad sa likod ko? At paano siya nakatakas sa depensa ni Mikyu sa kanya? Nakakainis na itong manlalaro na Kanagawa! Buisip! Yan ang inis na sabi ni Masashi sa kanyang sarili. Habang ang ibang manlalaro ng Kanagawa ay talaga namang sobrang natutuwa sa ginawang supalpal ni Sakuragi kay Masashi. Ayos! Nagawang supalpal ni Sakuragi ang bakulaw na si Masashi! Sa wakas, nakaganti na din siya sa ginawa sa kanya ni Masashi kanina. Ang usay mo talaga, Namichi! Nagawa mong pigilan ang gagawing slam dunk ni Masashi! Yan ang sigaw ni Kyota. Ano ka bakulaw na unggoy? Asa na ngayon ang yabang mo? Hindi na kami ang uuwing luwaan bukas, kundi kayong lahat ang manlalaro ng Akita. Yan naman ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Grabe itong manlalaro ng Kanagawa. Itong may pulang buhok, nakakagulat ang mga ipinapakita niyang galaw. Kanina, nakipagsabayan siya kay Mikyo at Masashi sa rebound. Tapos ngayon naman, nagawa niyang supal pa rin si Masashi nang walang kahirap-hirap. Nakakamangha ang lalaking ito. Dahil hindi siya nauubusan ng plano at lakas para pigilan ang mga manlalaro ng Akita. Pero ang tingin ko, hindi pa rin sapat ang ganyang galing para talunin si Sawakita. Yan ang usapan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Sakuragi si Masashi. "Masashi, yan ang napapala mo dahil masyado ka nang yumayabang. Lumaki na kasi ang ulo mo. Hindi dapat ganyan. At diba, hindi ka naman ganyan dati? O baka naman, naging ganyan ka dahil na din sa bigla ang improvement mo. Naakala mo, kayang-kaya mo na ang lahat. Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi lang naman kayo ang nag-improve. At ito lang ang lagi mong tatandaan, na ang lahat ng aming mga kalaban ay pinaghahandaan namin ng sobra. Kaya naman, hindi kayo basta-basta mananalo ng ganun-ganun lang sa amin." Yan ang seryosang sabi ni Sakuragi. Habang si Masashi naman ay talaga namang sobrang naiinis kay Sakuragi. "Kainis! Nahuli ako ng lokong ito ah! Ang akala ko pa naman, libre na ako para sa isang slam dunk. Pero hindi pala, dahil biglang dumating ang Sakuragi ito para pigilan ako. Visit ka talaga, Sakuragi! Antayin mo lang ang aking ganti, dahil tatalunin ko kayong lahat." Yan ang sabi ni Masashi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola. At dinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket. Nang biglang tumayo si Coach Dumoto. "Sawakita, ipasa mo kay Mikyo ang bola dahil susubukan nating ubusin ang lakas ni Sakuragi para tuluyan na siyang mapagod at mahina para mamaya wala na silang magagawa pagdating sa rebound." Yan ang sabi ni Coach Dumoto kay Sawakita na naging dahilan para agad na ipasa ni Sawakita ang bola papunta kay Mikyo. At nang hawak na ni Mikyo ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Sakuragi. "Sige Mikyo, banggain mo lang ang depensa ni Sakuragi dahil sa insayo ang posisyon na ito at pilitin mong maipasok ang bola sa ating basket. Alam kong kaya mo yan, Mikyo." Yan ang sigaw ni Coach Dumoto. Habang si Mikyo at Sakuragi naman ay patuloy lang na nagbabanggaan sa ilalim ng basket. "Sige Coach, hindi na ako kagaya ng dati na inaalala ko pa ang kapakanan ng aking kalaban dahil nagbago na ako. At sa pagkakataon na ito,
Susubukan ko na ang nakasitong si Sakuragi. Yan ang sabi ni Mikyo sa kanyang sarili. Nang bigla niyang ginamitan ng lakas ng katawan itong si Sakuragi. At talaga namang kinakatawan niya ng huso ang depensang ginagawa sa kanya. Hanggang sa tuluyan niya nang mag-iba ang depensa ni Sakuragi sa kanya. Na naging dahilan para tumilapon sa sahig itong si Sakuragi. Na ikinagulat talaga ng ibang manlalaro ng Kanagawa. Naku, bumagsak siya ni Michi. At sa pagkakataon na ito, hindi niya na ito sinadya. Dahil totoong tinalo siya ni Michi sa lakas. Naloko na. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang si Mikyo naman ay agad na tumalon at tumira ng isang jump shot. At sa pagkakataon na ito, wala na nakasabay pa sa kanya dahil bumulagta na sa sahig itong si Sakuragi. Kaya naman, naipasok ni Mikyo ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan para tumaas na naman ang kalamangan ng Akita sa Kanagawa. 26-21, pabor sa Akita. At dito na nagtatapos ang Chapter 62 ng Winter Tournament. Isang nakakatitin katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan natin kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.